Ibasigisos at patawag siya sa huling hapunan. Tapos iiyotos ni Jesus na gawin yung huling hapunan, ginagawa naman ni Pablo na inulit niya sa aklat ng Corinto. Yung mga kapatid, kapamilya nila sa Corinto, ng banal na hapunan din sila yung gagawin natin. So basahin niya yung pinabay. Bakit dapat tayo magbanal na hapunan or sa ano yan, sa Espanyol, Santa Cena. No? Sino ang qualified at bakit dapat tayo magkaroon ng banal na hapunan? Pagbasa mula sa 1 Corinto, Kabanata 11:23-32. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumangkot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aming katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa amin. Matapos maghapunan, tumangkot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipa ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakit din ang marami sa inyo at may ilan nang namatay na. Kung sisiyasatin natin ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit inahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, kapag magkatipunin ang kayo upang kumain, maghintayan kayo. So maliwanag po sa binasa ni Ma'am Sol, ni Sol na una dapat ay magkarapat dapat tayo na sumalo sa banal na hapunan. Ang sabi doon ay siyasatin natin ang ating mga sarili upang maging karapat dapat tayo. Kasi nung gawin ni Jesus ang banal na hapunan, kasama niya yung mga alagad. So madali salita, ang pag-examine o pagsisiyasat natin sa ating mga sarili, dapat malaman natin na tayo karapat dapat doon sa pagtanggap ng banal na hapunan. Na ano daw ang layunin ng banal na hapunan upang maalala natin ang kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon at ng kanyang pagbabalik na muli. So dalawa, kaya tayo magbabanal na hapunan upang maalala natin yung kamatayan ni Jesus. Kahalagahan, ano ba yung kahalagahan ng kamatayan ni Jesus? Kung hindi namatay si Jesus, wala tayong kaligtasan. Hindi tayo mapupunta sa langit. Hindi manunumbalik yung relasyon natin sa Diyos. Kaya namatay si Jesus, yung dugo niya, tumigil sa Kalbaryo, hinugasan yung kasalanan natin. Yun yung kahalagahan. At maliban sa dugo niya na dito ka pangpin, ano ba ang upuan niya? So, yun yung unang kahalagahan. Kaya daw tayo magbabanal na hapunan ay makita natin, maalala natin yung kahalagahan ng kamatayan ni Jesus. Dahil nga, kung hindi siya namatay, ay hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At pangalawa, maihanda din natin yung kahalagahan ng pagbabalik ng Panginoon. Kasi alam natin na siya ay babalik na muli. At kung darating man ang Diyos, ngayon, dapat sigurado tayo na makakasama tayo sa kanyang pagbabalik. Yun ang kahalagahan niya. At sa tuwing gagawin daw natin ito, lagi natin yung aalalahanin. Kasi marami mga tao nakakalimot, mga malilimotin. So ang banal na hapunan ay isang napakagandang okasyon para maalala lagi natin yung ginawa ng Panginoong Kristo. At kapag naalala natin ito, maalala natin isang araw ay nakilala natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Diba? So, napakahalaga na maliwanag sa bawat isa kung ano ang relasyon natin sa Diyos. Na dapat ang Diyos ay nakilala natin bilang ating Diyos Ama.
Bakit natin siya naging Diyos Ama? Hindi dahil nagsisimba tayo, hindi dahil tayo na nag-pray, kundi ang dahil lalaki natin naging Diyos ang Ama o naging Ama natin ang Diyos ay dahil sa Jesus ay ginawa natin Panginoon. Ang sabi, ang sino magtatanggap kay Jesus, binibigyan sila ng karapatan na maging anak ng Lord. At bago natin tanggapin si Jesus, dapat nasiyasat natin ating sarili na tayo ay makasalanan at pagsisihan natin ating kasalanan para ang Panginoong Jesucristo pumasok siya sa ating mga buhay. Kasi kung meron tayong kasalanan, hindi kailanman tayo magkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen? So, yung mukong tayo lahat bago tayo magpatuloy. So, yung pagyuko natin ay paghanda ng ating mga sarili upang maging qualified tayo. No? Aba na kayo ko, nakapikit, examine natin ang ating mga sarili. No? Ibig sabihin, i-analyze natin o alamin kung ano ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Kung mayroon tayong kasalanan na nagawa, kung hindi pa talaga totally natin pinakilala si Jesus bilang ating tagapaligtas, kung wala pa tayong relasyon sa Ama, napakaganda ang okasyong ito upang makilala natin ating sarili, magpakumbaba tayo sa Panginoon at tunay na ihandog natin ating mga sarili, panapalatayanan natin siya bilang ating tagapaligtas. Sige, tayo magpipray at banal na Espiritu kami lumalapit sa iyo. Bukas ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Kinikilala namin ang aming mga sarili sa harapan mo, Panginoon. Mayroon kami mga nagawang pagkukulang, mayroon kami mga kasalanan na gawa, at katulad na sinabi mo, Panginoon, na makita namin ang kahalagahan na iyong kamatayan doon sa krus. Sa hapong ito, kinikilala namin ang iyong kamatayan doon sa krus, at sa pamamagitan ng banal na dugo na tumigil sa Kalbaryo, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at sa pananampalatay ng pagkakaloob mo ay mapatawad mo kami sa aming mga kasalanan. At sa mga sandaling ito, dalangin ko na maunawaan namin na dahil sa Jesus ay namatay doon sa krus, ang kasalanan namin ay kanya na pinatawad at tinatanggap namin si Jesus bilang aming tagapagligtas. At dahil si Jesus ang aming tagapagligtas, kami na ay ginawang anak ng Diyos. At ang Diyos ay ama namin. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun ang qualification. Dapat qualified tayo.